Cut. I'm your host, Buddy Cunanan. Tonight's topic is climate change. And joining us still is former Senator Harrison Alvarez, who is a commissioner of the Climate Change Commission. Senator Alvarez, welcome back to our second segment. And yes, sir. Since this is our New Year, first episode for 2013, our New Year's episode, let's talk about your feelings and your thoughts about fireworks. Because as anyone who's attended New Year's Eve party in the Philippines, talagang very massive is the amount of smoke that is created when we all are finished shooting off our sky rockets in our cinturon ni Judas. You know, year after year, since I was in the Senate as chairman of the Committee of Environment, since 1988, I've been issuing a statement on the danger, not only of the physical and direct damage to humans and children. Yes. Namamatay, nabubulag. But that has always been the focus on television. Yes. The biggest destruction that it causes, which is destruction of the environment, is never focused. Now that we have the floods, and the floods are caused because of carbon concentration in the atmosphere and the warming of the earth, hindi ito finofocus. If finofocus pa natin, doon sa mga napuputukan, nasisirang katawan. Ang katotohanan yan, wala pang 1% yung nasisirang katawan sapagkat yung nalulunod, nasisira ng kabuhayan. Merong minsan, 10,000 yata ang nalunod. Yes, yes. At saka 10 billion ang nasirang kabuhayan. Nitong nakarang Pablo. Ganun. Hindi natin doon ilalabas. Kaya siguro it dumbs the people. When we don't focus, we don't make them sensitive. We only focus on the peripheral, minor things. But how bad are fireworks with regard to environment, the effects on environment? How bad are firecrackers and fireworks? It's not only bad per se, because when I was secretary, it raises the level of carbon concentration to 2,500 over ordinary levels of pollution. Wow. 2,500 then. That was almost 20 years ago. Kung siguro ngayon, aabot na ng 4,000. Kasi mas elaborate na ngayon yung mga papatok. Ang mabigat niyan, parang hindi nagigising yung bayan, hindi natututo yung bayan, na hindi natin itinuturo na ang kasiraan talaga nito, apandaigdigan. Ito na yung sanhin ng mga baha. Ito na yung pinanggagalingan ng pagkamatay ng lalong maraming tao kaysa rin nasa napaputukan ng mga labintador. Kaya yung bayan natin, naihimbing pa dito sa ganitong napakalaking panganib. I think yun yung problema po ng ng climate change issue. That's the problem. Yung mga tao, hindi lang nakoconnect yung nangyayari sa environment with, let's say, with the emission of fossil fuels. Parang very detached. Parang people, let's say, when Ondoy happened, when Pablo happened, Sendong happened, di ba? Correct me if I'm wrong, people were, for a moment, realized that, okay, something about climate change is happening here. Kaya nga nagkakaroon ng ganitong klase mga baha, ganitong klase mga bagyo. But after that, nawawala. Di ba? Walang, kumbaga yung sa attention span ng tao, maiksing-maiksi ang climate change issue. Ba't kung ganyan? Ba't hindi ho ma-reinforce sa kanila na ito yung problema? Sasabing, maraming sasabing, yun daw eh, kinakailangan ang tao ay maging maramdamin. Ngunit, ang tao natin ay kuminsan manhid na. Sapagkat palaging kapinsalaan ang nakikita niya sa mga bagyo. Ngunit siguro, nakukulang din tayo sapagkat yung nakakalam, kulang ng paliwanag. Kinakailangan talagang itahi natin sa kaisipan ng bayan yan, parang isang kultura. May mga batas na yung risk reduction na ginawa, pinatutupad na yun. Kaya sinasanay ng local government kung paano iiwasan yung mga sakunang yan. May mga ginawa sila sa Albay, na sakunan ng pagputok ng vulkan at saka yung pagkalunod. May mga ginagawa sa mga bayan-bayan na dinapuanan ng ganyan, dyan sa Cagayan de Oro. Ngunit siguro dahil tayo masyadong maraming nakikitang pinsala, hindi tayo masyadong nagugulat doon sa pinsalang mabubura tayo sa daigdig. Sa Amerika, mayroong 60% ng kabataan ang nakakaintindi ng climate change. Kaya yung presidente lang tatakot. Ang sabi niya, one of the three pillars of his government is to protect the future generation of Americans and the world from climate change and disasters.
siguro pag nagising ng ganyan ang taong bayan at ang mga leader din ng ating bayan ay kasabay sa ganyang kaisipan, yung pagkakaisa natin ay lalong magiging matibay. Yung mga batas na ginawa natin ngayon, maaaring kapuri-puri sapagkat taon na tayo dati sa risk reduction. Pero mindset talaga dapat yung baguhin, di ba? And awareness. Tsaka, pira-piraso kung tumugon tayo. Yeah. Pira-piraso. Yeah. Mabuti ngayon, mayroon pinirma si Presidente yung river basin. 14 na river basin o mga malaking mga ilog ang kailangan pag-aralan ngayon. Sapagkat, nung araw, kung pinag-aaral natin ang baha, itinalag natin ang Pasig. Alam naman natin ang Pasig, kapiraso lang ng mahabang ilog, meron pa sa Muntalban, galing pa yan doon sa Angat. Kapag hindi mo pinagdugtong-dugtong ang pag-aaral dyan at kung paano mo lulunasan ang baha, kasama na ang pag-aaral natin sa Laguna, Laguna Dibay, you don't have a systematic and a comprehensive solution to the problem, walang kahulugan yung solution mo. Kaya kailangan, we have to be able to think very comprehensively because the threat to our danger is not just a threat to individuals, but to the whole community survival. Opo. In our first segment, pinag-usapan po natin, we talked about yung threat to Vanuatu, to Tonga, to Maldives, Maldives. And we talked about meron na silang evacuation plan in place. And sabi niyo nga ho, sa ating bayan, we have 1,000 or over 1,000 of these little places, communities. Meron na bang evacuation plan ang gobyerno para sa mga communities ito, threatened by rising seas and climate change? Wala pa ako naririnig, pero doon sa akong Palawan, nung naroon ako, napag-alaman ko na mayroon palang 100 maliliit na isla. Edi siyempre, kailangan ililipat yun doon sa malaking isla. Kung sakalit umapaw na dagat at wala nang matitirahan. Yung Camotes Island sa Cebu, saan pumunta yung mga tao ron. Kailangan mga ganong paghahanda. Bakit po hindi pa ginagawa to sa ngayon? Now is the time to act, di ba? Kesa in the future, too late na. Meron tayong batas at meron tayong isang dating general na namumunurian. Palagay ko'y pinalalaganap na sapagkat kung umiikot ako at kinakausap ko yung ating mga local executives, yung ating mga mayor, hanggang sa barangay na yung pagpapaliwanag nila. Opo. Meron ng kasamang pananakot din sa kanila kung ganito. Lalo na yung mga lugar na nabahana o gising na ngayon. Ngunit, bakit kulang pa ka natin? Sapagkat, it is a science. We're not that kind of a technical and scientifically oriented community. Of course. It takes a bit of time. Para siguro yung nangyari sa atin nung mga nakaraang maraming taon, nung gyera, si MacArthur hindi handa. Diyan ay hapon, binomba na ang Hawaii, binomba na rin yung kanyang mga eroplano sa Stoltenberg. Kaya nawalan siya ng Air Force eh. Pagkatapos, retreat tayong lahat sa Bataan. Tapos lahat ng pagkain na yun sa North Harbor. Ang ikinamatay ng mga sundalo natin sa Bataan dysentery at lack of medicine and food. Kulang na paghahanda pa. Alam niyo po, sa akin lang, yung gusto ko sana ay si President Aquino ay maging isang climate change champion the way that President Barack Obama is. Kasi given yung popularity ni President Aquino, pwede talaga niya i-reinforce sa ating mamamayan yung importansya po. Kaya-kaya niya yan. Kaya-kaya niya sapagkat mahal siya ng bayan eh. Yes. Ang taas ng rating ni President Aquino. Kung doon niya ilalagay yung effort niya, kahit konti, palagay ko makaka-achieve po tayo ng improvement sa ating climate change initiatives. Para siyang si Ninoy. Pag-usapan po natin yung inyong katungkulan ngayon bilang Commissioner of the Commission on Climate Change. Ano po itong Commission on Climate Change? Merong programa kung paano tutugunin. Ginawa namin yung framework kung paano magtugon dyan at saka yung action plan kung paano gagawing mga hakbang upang sa ganun ang kapansalan ay hindi magiging gabundok, mababawasan. At meron na yung mga hakbang-hakbang. Ngunit ang problema ho rito, yung Climate Commission ay hindi ganun kalaki. At talagang maaaring makapagpatupad ng mga ganitong programa yung Department of Public Works, naroon sa kanila ang paghawak ng mga malaking pundo upang kumbaha, magawa ng remedyo. Naroon ng Department of Environment Natural Resources, tumahawak ng mga bundok, ng mga minahan,
slide areas. Kaya meron hong ginawa si Presidente na cluster. Kasama ang Climate Commission, siyang gumagawa ng agenda. Kaya isa sa mga agendang nagawa, dapat nagawin, ay itong agenda on river basin. Meron hong 14 na river basin systems yan, mga malalaking ilog sa mga malalaking lupain, ang kailang mapag-aralan kung paano kawing-kawing. Pagkat itong mga baha dito sa Central Luzon, pag hindi tinindahan yung mga baha dyan sa Cordillera, walang mangyayari rin sa mga ginagawa natin programa, o kaya sa Pampanga, o kaya maski na ho sa Pasig. Kapiraso lamang ho yan, mahabang baha. Uh-huh. O, kaya yun yung ginagawa ng commission, ay gumagawa ng mga programa. Policy. Policies. At bumubuo na ang commission ngayon ng team of technical experts upang yun ang tumanaw doon sa programa o pangmalakihang may patutupad yung mga luna sa programang yan. Pagkat yun yung mga programang babangon natin in anticipation of bigger dangers to come. Sapagkat ang sabi ho nung Intergovernmental Panel for Climate Change, ngayon tatamaan tayo ng mga 20 bagyo. Ngunit sa darating na ilang taon, hindi abuti ng 10 taon, 30 bagyo ang tatama sa atin. So 50% more. Lalo na, we are in the typhoon belt. So, yung sinasabi niyo po, we can expect 50% more typhoons na tatama ho sa Pilipinas. At mas malakas po siguro. More and more powerful. At mas maraming tubig sapagkat mainit na yung panahon, maraming moisture sa itaas ng dagat. E napapaligiran tayo ng malalawak na dagat, yung Indian Ocean, Pacific Ocean, South China Sea. Ang water vapors ho yan, makakapal. O katulad ng Sendong. Well, hindi man buong bagyo yun. Hindi bagyo. Hindi diba? Bagyo. Tropical depression. Hinihipan ng hangin yung tubig dun sa Indian Ocean, pagkakapal-kapal nun. Tapos natapat sila sa Himalayas, malamig ang Himalayas. Nabuo yung tubig, bumuhos sa atin. Ewan kong ilang bilyon tonelada yung bumuhos sa atin sa loob lamang ng isang oras. Di para tayong binalding talaga ng higante. Pero ang Pilipino ay sinisipo yung pagbukas ng mga dams natin. Sinabi nila, kung hindi raw binukas yung dam, bakit binukas yung dam? Tuloy, nung binukas yung dam, nagkaroon tuloy ng baha. Ano mo masasabi niyo tungkol doon? Kasi ang dami hong nagsasabi ng ganun eh. Ngayon meron tayong project ngayon at ginagawa. Ito rin ang mapupuri mo sa pamahalaan natin. Yung Project NOAA. Meron akong systematic overall view on how to be able to address this problem. Itong pagbukas at pagsara ng dam, kasama ko sa general coordination dapat yan. Meron tayong mga Doppler machine, meron tayong mga LiDAR pictures, ganyan, at nagbabalitaan. At ikinakabit natin sa ating mga electronic capacity. Kung minsan, mga cellphone hong ginagawa, ginagamit natin. Kaya, kung nagkamali yung mga nangangasiwa ng dam at bubuksan nilang wala sa oras o kaya bubuksan nila pag nandiyan dyan yung napakalaking baha, talagang dinadagdagan nila ang pisala. Bago mangyari yun, yung ganun, kailangan yung nagmamanage ng dam climate change oriented. Kailangan network ng palitan ng kuro-kuro at galing. Coordination talaga ang kailangan. Kailangan matuto tayong maging calculating, isang mga maliliit na bagay, kinakailangan magkaroon tayo ng sensitivity or accuracy to danger para mamaneho ho natin yan. Ito hong binanggit nyo ho, yung Doppler radar and yung contingency plans, ito ho I think part of the threefold kampanya ho ng gobyerno, itong sustainability and defense. Ano pa mo sasabi nyo tungkol sa ating sa programang to, yung I think composed of sustainability and then adaptation and then anticipation. Ano po yung adaptation na pinag-usapan natin sa dito Koenig, medyo nasasakyan na natin yung problemang yan na kinakailangan dahil dito sa mga lalaking bagyong ito at saka mga bahang ito kukumpas tayo. Opo. Oo. Halimbawa sa mga lugar na nasa tabi ng dagat, hindi mo na pwedeng lagay ng malaking sanggaya na pagkagastos. Hindi magtatanim ka ng makapal na mangrove. May mga provincial governors, nagtatanim lang ng mga mangrove dyan. At 1 milyang kapal ng mangrove para nung pag dumating yung bigwas ng dagat, sa darating may na harang. Puta, meron ng harang. Ayun mga adaptation na ginagawa rin ho natin.
dito sa bunganga ng Manila Bay, meron na tayong mga adaptation dyan, may napindan channel. Ay, hindi pala tama yun. Kailangan mo palang sasanggahan doon sa bunganga ng Pasig. Apo. Para katulad doon sa ginagawa ng mga Ingles sa Thames, naroon sa bunganga ng ilog yung pagsangga mo. Talagang higanting gate yun at nakasara kapag humahampas ang dagat. Sa Fukushima, ganun na nangyari. Kaya makaligtas yung kanilang nuclear reactors. Hindi nasirang masyado. Kinakailangang iba na. Yung akala nating abnormal, normal na ngayon. Kaya kailangan ang ating pananaw, gawin natin mas malawak kaysa sa dati. Opo. At ang tulungan natin, hindi lamang doon sa taas, hindi palaging top-down, kundi doon sa ilalim. Kailangan yung ating mga kababayan maging scientifically, technically oriented so that they'll be able to cooperate. But we can bring this about. Government can bring this about, can trigger this in our educational system, in our social organization, ating mga civic organization. Ang dami ho dating mga Rotary Club na yan. Eh, kailangan yung Rotary Club siguro. Papanawag na rin doon sa bayan. Mag-aaral na rin sila. O, kaisahan natin sapagkat kung hindi ho natin gagawin yan, baka hindi natin abutin yung pagkakataon na mabawasan na ng daigdig yung carbon dioxide. Apo. At saka yung panganib, mawawala. Dahan-dahan. Bago mangyari yun, katakot-takot na bagyo. Pag nabawasan na yung carbon dioxide, sinira na tayo ng bagyo sapagkat mahina adaptation natin. Di bali, wala na rin ho yun. Wala niya Pilipinas. Matitira lang sa atin siguro mga limang isla. Kawawa naman po tayo. Senator Alvarez, ano pong mensahe niyo para sa ating mga viewers? Palagi ko dito natin makikita ang galing ng ating pagkakaisa at pagtutulungan. Sapagkat naunawa naman natin na ang buong daigdig ay nagsusumikap na magkaroon ng tugon. Ngunit, nangungunan palagi ang interest nila. Kuminsan, sa kanilang pag-uusap, nagkakaroon din sila ng kasunduan. Itong nangyari sa Doha ay isang hakbang, ngunit napakaliit na hakbang, kulang na hakbang. Kinakailangan talagang, we should have more ambitious targets for the reduction of carbon dioxide. But it's not happening because national interest has become a more compelling interest for the big countries, for the developed countries. Mga Scandinavians, nandiyan dyan sila. Mga Aleman, nandiyan dyan sila. Ngunit kinakailangan tingnan nila na yung pagkakaisa ay magliligtas sa buong daigdig upang sila man, yung kabuhayan nila ay mailigtas din nila. Kapag hindi nabuo yung konsyensya ng tao, yung pagkakaisa ng buong sangkatauhan, palagay ko ito na tinatawag nilang dilubyo sa katapusan ng buhay ng tao sa balat ng lupa. Thank you very much, Senator Alvarez. More power to you po. Mabuhay po kayo. Salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating programa tungkol sa climate change at marami kayong natutunan tungkol sa mga issue. Ako po si Buddy Corana. Hanggang sa susunod na programa, magandang gabi po.